Sa likod ng bawat matagumpay na lalaki ay isang babae. Yan ang mga katagang madalas nating naririnig. Ngunit, di makakaila na talaga naman sa likod ng bawat matatagumpay na tao ay isang malakas na katauhan at mayroong nag-aalab na puso. Ang kakayanan ng mga negosyante ay masusukat lamang sa panahon na mahihirap, kabiguan at sa mga di inaasahang mga pangyayari. Ito ang mga aral na matututunan natin sa pagbabasa ng tagumpay ng kwento ni Nanay Kuring, ang babae na nasa likod ng pinakamatatag na bookstore. Ito lang naman ang National Bookstore. Tara, sabay-sabay nating alamin ang napakagandang storya nito. Welcome back sa ASTV! Kung bago ka lang sa channel na ito, please consider to subscribe! Si Socorro Ramos o mas kilala bilang Nanay Kuring ay isang 97 taong gulang na negosyante na ipinanganak noong September 23, 1923 sa rural community ng Santa Cruz, Laguna. Lumaki sa isang malaking pamilya. Nakita ni Nanay Kuring kung paano nahihirapan ang kanyang mga magulang at ang kanyang lolo at lola sa buhay. Ang pagpapakain sa kanilang anim ay isang mahirap na gawain. Kaya naman, talagang nagsumikap ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga lolo at lola para mabigyan sila ng komportabling buhay. Ang kanyang mga magulang ay mga negosyante na noon. Nagbebenta ng iba't ibang mga gamit mula sa tsinelas hanggang sa mga nabubulok. Ang kanyang lolo at lola naman ay may stall sa palengke. Ang lahat ay tila maayos noon. Ngunit kalaunan ay naharap sa isang bankruptcy ang kanyang lola at lolo. At dahil sa mga hindi nabayarang pautang at mga hiniram na bagay mula sa tindahan ng mga mami-mimi, bumagsak ang kanilang negosyo. Kaya wala silang pagpipilian kundi lumipat sa Maynila. At kung mahirap sa Santa Cruz, Laguna, mas mahirap ang mabuhay sa Manila. Ang kanyang mga nakakatandang kapatid ay napilitang magtrabaho tuwing katapusan ng linggo. Dahil ang bawat sentimo ay talaga namang mahalaga. Ang kanyang mga kapatid na babae ay nagtrabaho sa isang pabrika ng candy at bubblegum. Si Kuring naman sa edad na 10 ay nakahanap din ng trabaho tuwing summer vacation. Ang batang si Kuring ay kinuha sa trabaho upang balatan ang papel na ginamit sa mga lumang sigarilyo, upang ito ay magamit muli sa paggawa ng mga bagong sariwang stick ng sigarilyo. Nakakatanggap siya ng 5 sentimos kada pakete ng sigarilyo. Naisip niya na napakababa ng kanyang sahod, kaya naisipan na mas palawakin pa ang kasanayan sa pagnenegosyo. Kaya naman naisipan niyang kumuha ng isang bata mula sa kanilang kapitbahay para gawin ang kanyang trabaho. Ngunit sa murang halaga lamang, 2 pakete sa halagang 5 sentimo lamang. Kaya naman, siya ay nakakuha ng karagdagang bayad at iba pang mga incentives mula sa mabilis na paggawa ng kanyang trabaho. Sa kabila ng kanilang katayuan sa buhay, ang kanyang mga magulang ang nagtulak sa kanilang lahat na tapusin ang kanilang pag-aaral, kahit hanggang high school lamang. Kaya naman nakatapos si Kuring ng high school sa Arellano. Pagkatapos ng graduation, nakahanap agad siya ng trabaho. Sa swerte niya, nauwi siya bilang isang sales girl sa Goodwill Bookstore na pag-aari ng pamilyang Ramos. Iyon na nga ang simula ng pagbabago at unti-unting pagtatagumpay ng kanilang pamilya. Simula nang makapasok siya, nag-apply din ang mga kapatid niya ng ilang trabaho sa mga kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Ramoses. Makalipas ang ilang taon, ang kapatid ni Kuring na si Manuel ay nagpakasal sa isa sa mga anak ni Ramos. At dahil sa magandang takbo ng bookstore, maraming branch ang nagbukas. At noong 1940, kailangan ng mag-asawang Ramos ng magbabantay at mamamahala sa isang branch
na nakapwesto sa kahabaan ng Escolta Street. Dito nga napagpasyahan ni Jose Ramos na patakbuhin ito kasama si Kuring. Kasabay nga nito ang di mapigilang mga puso. Noong panahong yun, hindi pumayag ang kanyang mga magulang sa mga nobyong usapan dahil 18 taong gulang pa lang noon si Kuring. Ngunit sa paniniwalang minsan lang kumakatok ang tunay na pag-ibig, itinaya ni Kuring ang lahat para lamang makasama si Jose. Maging ang pagkakatakwil sa kanya ng sarili niyang pamilya. Galit na galit ang kanyang pamilya sa kanya. Dumating pa nga sa punto na itinuring pa nilang patay na siya. Ang kinasusuklaman ay naibsan lamang pagkatapos niyang manganak. Ito ay isang mahirap na panahon para sa bagong mag-asawa. Ang mga personal na paghihirap na kanilang naranasan ay humubog din sa kanila upang maging pinakamahusay na mga negosyante. Ang branch na dati nilang pinamamahalaan ay pinangalan ng National Bookstore. Dahil ito raw ay matatagpuan noon sa ground floor ng Panseteria Nacional. At sa lahat ng mga bookstore, ang National Bookstore ay itinuturing na pinakamatatag dahil sa mga tagumpay at mga karanasan na dinanas nito. Ang una nilang pinagdaanan ay noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Ang pamamahala at pagpapatayo ng bookstore noong mga panahong iyon ay talagang isang mahirap na gawain. Masyadong mapili ang mga Hapones sa mga babasahin. Kaya kung sakaling makakita sila ng isang piraso na sumasalungat sa kanilang mga pinaniniwalaan, ay talaga namang sisirain na nila ang mga libro at tatanggalin ang mga pahina nito. Sa kabuuan, ang mga aklat na iyon ay nasayang lamang. Kaya naman talagang malaki ang pagkalugi ang naranasan ng National Bookstore noong mga panahong iyon. Ang ikalawa nilang pinagdaanan ay noong post-war o pagkatapos ng digmaan. Ito ay isang kaluwagan para sa mga Pilipino dahil ang mga Hapon noon ay napalabas na ng bansa. Ngunit nasira ang pisikal na tindahan noong digmaan. Kaya, upang mabuo muli ito, gumawa sila ng paraan sa pamamagitan ng pagbebenta ng hindi nagamit na mga greeting cards. Isinama na rin nila dito ang mga hindi na-sensor na mga libro na kanilang itinago sa kanilang tahanan. Ang ikatlo nilang pinagdaanan ay noong 1945 dahil nasira ng digmaan ang kanilang tindahan. Kinailangan nilang itayo itong muli sa ibang lugar. Kaya pinili nila ang avenida bilang lugar upang muling itayo ang kanilang tindahan at magsimulang muli. Ngunit, muling dumating ang isang malakas na bagyo na nagsira sa lahat ng kanilang mga gamit. Matapos ang bagyong ito, tumambad sa kanila ang mga basang-basa at punit-punit na mga libro. Muli, kailangan na naman nilang itayo ang kanilang tindahan at magsimula muli. Ang tatlong yugtong ito sa buhay ni Nanay Kuring ay talagang sumubok sa kanyang katatagan at pagpapahalaga bilang isang entrepreneur. Sa lahat ng kanyang napagdaanan ay kinaya nila ito, kasama ang kanyang pamilya. Ngayon, ang National Bookstore ay itinuturing na pinakamalaking hanay ng mga bookstore sa ating bansa. Nakikipagsapalaran na sila sa ilang negosyo tulad ng convenience stores na pinangalan ng NBS Book Express, publishing companies na pinangalan ng Cacho, Hermanos Printing Press, Anvil Books at Capital Atlas Publishing. Isa pang bookstore na pinangalan ng Power Books, music store na pinangalan ng Tower Records at Music One, Giftgate, the home of Hello Kitty and Swatch, at isang department store na pinangalan ng Crossings Department Store. Ang mga anak at mga kamag-anak ni Nanay Kuring ang nagpapatakbo ng lahat ng ito. Ngayon nga, ang National Bookstore ay mayroong hindi bababa sa 160 branch sa buong Pilipinas. Sa edad na 72, gumaganap lamang si Nanay Kuring bilang general manager ng National Bookstore. Sinabi pa niya na, "It doesn't matter if you are born poor.
Because you are not destined that way if you only believe you can. Bukod rito, ang pagiging isang negosyante ay higit pa sa pagnanasa at dedikasyon at sa kapital. Ang mahalaga ay kung gaano mo gustong gumawa ng mas mahusay at kung hanggang saan ka handa na magsumikap upang makamit iyon. Ang pagkatisod ng 3 beses ay hindi mahalaga, ngunit ang pagbangon ng 100-daang beses ay mas mahalaga. Kaya naman sa mga future CEOs natin dyan, ipagpatuloy lang natin ang ating hangarin patungo sa ating tagumpay. See you sa susunod nating video!